Jackson Mindanao and via Facebook Live po tayo ng Rock Radio 96.7 FM Manila. Para ba niya at para ano po? Para panbagong mga iyahadal, bobotohe, at mga magboboto. Dapat po natin naman makabuhayan kung paano tayo mag-choose ng masasabi nating tunay na maglilingkod para sa ating bansa, na para sa mahihirap at para sa lahat. Alam niyo mga kabayan, I will give you one song para po sa introduction ng ating program na ito. Mga kabayan, the song is actually dedicated to all of you as my introduction. May guest po tayo sa mga oras na ito mga kabayan dito loob mismo ng ating studio. Ladies and gentlemen, one, sabi ko na nga ba eh, nag-iisa at pangarap sa isa at para sa iyo po, unang-una sa ating Republika ng Pilipinas. Makabayan, ang tumatakbo ng Republika ng Pilipinas ay makakasama po natin, pero I will give you one song serve as our introduction. Makabayan, I will give you sa isang awitin para po sa ating mga kababayan, mga kapwa Pilipino, no? Ang abitin pong ito ay handog ko para po sa ating mga kababayan. Siya, paano ba ito? Kanta-kanta nali. Give me one song. Kababayan, inayos po natin, no? Ang ating awitin ay handog para po sa sambayan ng Pilipino, ng Republika ng Pilipinas. I will give you introduction song, magbanyan. Ang awitin po na ito'y para sa ating mga kababayan. Magbanyan, ang awitin ito'y para sa inyo, mga taga-Gilipong tagapakinig. Para po sa inyo, habang inantay po natin, para standby po ang ating isang kandidato bilang Pangulo. This is coming 22. Kasi may nag-react po siya sa mga tagahanga. No? Chef, ano yun? Eh, uncheck mo nga, anak. Oh, ano ba yan? Another song from Scott the Play na nire-request po na Dance with You Down. Ay aking pong ipapasok para sa inyong lahat. Of course, nasa, marami ka po. Dito lang po sa tabi ko ang tumatak pong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero standby mo, ano ba yan? I-interview po natin siya later on after this song. Okay, dati po siya nga governor. Simpleng tao. Oh,
ninyong magkapareha. Kaliwa ang paa, bilis ka karera. Para makasayaw ka at makapareha. Patay man ang dilaw o diwanag man natin di nagkasera. Di ako naniniwala, di ka papayag kahit sakit na sige. Nakubusin mo na yung araw. Sumama ka na sakit, kaya ako napapaliwanag kung gano'ng kaganda ang mga nabubuo. Pangarap mga balas na para sa ating dalawa. Ngayong gabi na ako sa kanin, nagsasama kami sa una. Ang kinin ng gabi para lang to sa ating dalawa. Huwag na mag-alala, tara na. Hanggang maruwian, hanggang magandang sa puwato. Nalaki ang mata, gusto ng puwato. Sa kanya ang mga mata ay hindi na ako. Ako na ako sa labi na sumaya na pati pato. Tayo, nalang dalawa, wala ng tao. Kahit nasaan pa tayong dalawa umabot. Kahit ikaw lang ang kasama, di matatakot. Sa kalasingan, hindi ako mapapatalo. Kahit mga bago sa iyo, di na mapapago. Simula nung tayo sumaya, pagsimula mo na muli na gumalo. Ibubos na din natin, siguraduhin natin mawala. Yeah.
aking tsapoy sa spiritual law. Sir po my daughter from Labor Party List. Labor Party, no? Mabayan. At siyempre, ang ating katotong maliba kundi si Job Castillo, no? Tumatakbo bilang senador this coming 2022. Ladies and gentlemen, I will give an applause to two candidates this coming May 2022. And of course, I would like to meet you also, my katoto. What am I about this, Mr. President, next to CNN News headline? Mr. Joey Moriendo. Come on, Joey. Okay. Dito ka pare, dito ka pare. Ibigin natin ng right applause ang dalawa nating mga kasama dito ngayon sa loob ng studio bilang senador at bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. They have so many candidates this coming 2022. Okay, ang naririyan, alam naman ninyo, ang daming anak ng daming pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, no other than BBM, si Bongbong Marcos. And aside of that, nariyan po, siyempre mga kapayin ko, marami sila na tumatakbo bilang pangulo ng Pilipinas at mga senador. Pero mga kapayin, isa-isayin po natin ang kanyang platforma this day, this time, dito sa radio, sa 96.7 FM Radio Manila. Siyempre, ito po yung pag-aari ni another than our counselor, Angel Lago. Ako po ang nagmamanage mga kumayang walang iba kami si Lina Arquesa, may niyo pong katoto. At siyempre, si Mr. Joey Oriendo. Yes, partner. Mr. Public Service. Mga kumayan, ito po ang grupo ng ating mga guests sa ngayon. Uy, bakit President si ano kasi ngayon? President? Yeah, ano ngayon? Yung ano tawag? Alternative. Mayroon ano tawag? Coalition. Coalition lahat. Nandiyan yung ano mo? Yeah, mabayan. Ang kandidato ngayon dito sa ating Labor Party Philippines. Sila pang ating ngayon. Welcome po sa partido ng 2022. Ang kahit pong katoto, nakasampo namin sa media force na nandiyan. Tumatakbong senador, si Mel Chavez, no? Si pare ko. At syempre, ang ngayon po mga kapiling natin, mga kumayan, ay walang iba, kundi ang formerly ex-governor ng Cotabato, dyan sa party ng Mindanao. Yes, go ahead. Partner, buddy. Okay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako naman po si Joey Oriendo. Dito sa Rap Radio. Broadcasting. At magpapakilala po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Yes. At dadating na 2022. At ang oras po natin, alas 4:49 ng hapon. Okay, pasok mga kasama. Mr. President. Senator. Ninoy Epeño. Mga hindi ko kumako, mga igal ha, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ako ay tumatakbong Pangulo ng Bansa. Ito ang halalan sa 2022. Ako ay dating gobernador sa Mindanao area sa time pa ni Marcos regime. Na-appointed ako for 9 years ni Cory Aquino sa People's Power Movement. At kasama ko noon si Butch Aquino na lumalakbay kami sa isla ng Mindanao at sa Visayas at sa Luzon. So ang una kong programa ngayon sa lupa ng Pilipinas na ang aking programa ay sa mga mahirap. Alam na natin ang crisis ngayon, hinaharap ng ating bansa, ang ekonomiya, lalo lumala na, bagsak na ang ating gobyerno, bagsak na ang ating mga bayan na nag-suffer ngayon na malaking gutom sa problema ng ating bansa. Ako ang isang alternative na opposition leader galing sa Mindanao na kapapili bilang Pangulo ng ating bansa. Ang una ko na programa para masulbar ang ating gutom ngayon ng mga Pilipino ay ang pagbibigay ko ng isang sakong bigas sa bawat pamilya. Bawat pamilya na naghihirap ngayon, hindi lang sa Mindanao, Visayas, and Luzon,
sa bugos na kapuluan ng ating bansa. Ang isang sapong bigas ay halaga ito ng inyong isang buhay na ngayon sa COVID-19 pandemic. Marami na naranasan ating mga Pilipino na nakihirap ngayon. So sa isang sakong bigas, bawat pamilya, malutas ko na ang gutom ng mga Pilipino sa crisis na ngayon na inaharap natin. Ay kadalawa akong programa, magbibigay ako ng free education, free hospitalization, free housing project. Ito, mga higala ko, sa sabayang Pilipino, libre ang edukasyon from elementary to college universities. Buksan ko ang University ng Pilipinas sa lahat ng mga universidad ng gobyerno na free of charge sa mga tuition sa ating mga mahirap na mga kabataan. So ngayon, ito ng panahon na you can live like America already. Wala na tayong bayad ang matrikula ng ating mga anak. Hindi na tayo maghihirap na magbayad pa sa mga eskwelahan ng government o private school. Libre ko na lahat. Libre ko ang bigas, libre ko ang edukasyon, libre ko ang ating hospitalization, libre ko ang mga gamot, libre ang ating housing project, libre ko mga bahay. Ito na ang panahon, makatibawas na ang mga mahirap na mga Pilipino. So itong programa ko, wala na kayong sasabihin pa mga Pilipino sa ibang mga kandidato presidente. Ay sila ay tumatakbo bilang presidente galing sa senador, wala ding nagawa sa bayan. Ito na, kailangan natin ang alternative opposition leader, Ninoy Defino, ang former governor ng isla sa Mindanao during Marcos regime. Panahon na, tayo ay aakyat at makatibawas na kayo lahat sa tabayan ng Pilipino. Ang programa ko nito ay programa ko sa mga mahirap. Thank you so much. May God bless you. Gano'ng bayan ang isang pong kandidato para sa pagkapangulo 2022 rather than our ex-governor na si Ninoy Defino mula po sa Cotabato province sa Mindanao. And of course, nakita naman ninyo mga bayan na nagkakaroon po tayo ngayon ng kanya-kanyang mga pagpapaliwanag na kanyang mga plataforma. Saan po natin nahanapin pag ganito mga uring bilitang salita, no? Na hindi na lang po magugutuman ang bawat Pilipino. Yes, totoo po yan, sapagkat in Mindanao, yan po ang rice granary, no? Talagang totoo po yan. Pero isa po tumatakbo bilang senador ng Republika ng Pilipinas this coming 2022 elections, mga kumayan, ay ating pong tugat, susungan. At ating pong ipapakilala sapagkat kinalan niyo siya. Siya po ay si Mr. Rostisha Lambana ng Rock Radio 96.7 FM Manila. Yes, Father. Okay, so magandang hapon sa ating mga tagapakinig at sa ating tagasubaybay sa Rock Radio 96.7 FM Radio. Ako po ay nagpapasalamat na ang ating kumari, Marilyn Orquiza, hindi siya tumakbo ng konsyel ng bayan. Dahil kung tumakbo, wala tayong maging kasama dito kundi puro kakandidato. Dito rin si Pareng Joey Orindo. Yes. Ang ating publisher president ng ating CNN at siya naman ay ating kakampi dito sa programa. At meron tayong bisita na gusto ko banggitin ang aming presidente, si ex-governor ng Cotabato na naglingkod sa loob ng 9 years sa loob ng kay Cura Administration, President Cura Administration, si Mr. Defino. Mr. Defino. Noy Defino.